Mayor ako. Maria, unang nang tumanggap kay Jesus sa inyong puso. Ipanalangin mo kami sa pagbibig sa salita at sa pagtanggap sa kanyang anak sa aming mga puso. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Dalawang babae tumatanggap ng kagandang loob ng Diyos ang nakikita natin sa Ebanghelyo. Ngayon, tumugon si Maria. Magandang loob na ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagdarawang kay Elizabeth. Tumugon naman si Elizabeth sa kagandang loob ni Maria sa pamagitan ng pagkapala kay Maria sa kanyang sanggol sa sinapupunan.
Tayo man ay pinagpala rin ng Diyos. Hinahamon tayo ng halimbawa ni Maria at Elizabeth na tumugon ng may kagalakan at kabutiang loob. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasayang upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, gubat at kasa sa isip, sa ita, sa gawa, at sa aking pagkulang, kaya sinasama ko sa pangalan ng Birheng Maria, sa lahat ng mga ngayon na banal, at sa inyo mga kapatid, nabay paglaman sa Panginoon mga Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan, at pagpupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papurin sa Diyos sa kailangan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo ay makapakinabang na kaya magpakasal at pagkamatay sa krus. Sa pagsabi namin sa pagkabuhay niya sa dami, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, pagbat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, ang mula pa noong unang panahon, kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng hari niyaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang hari niyaon ay kikilalanin na buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang payapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at kung galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang inagadama sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aming Panginoon? Sabagat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sabagat na naling ka matutupad ang minasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Kung tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na ng paghahanda at uling linggo para sa dating ng ating mananako ang kapistahan ng kanyang kapanganakan. Tulad na ipinayo po natin ang ating tema ay nasa akronin ng salamat po. Noong unang araw, sa pasimula ng dakilang yubileo, ikalawang araw, ang kanang Diyos sa masamang naglalakbay. Pangatlong araw, lakas ng loob sa gitna ng pagsubok. Kahapon ay aliw ng kaganapan ng pangako ng Diyos. Ngayon naman, I am mahal, makaina, pagbabay ni Maria. Makainang pagbabay ni Maria. Maliwanag po sa atin ng ating pagkilos bilang mga magandang palagayang Kristiyano Katoliko ay malapit kay Maria. Pero sabi mo sa inyo, isa ko sa mga distinctive na ating pagkilos bilang mga kasabi ng Diocese ng San Pablo, recognized sa buong Pilipinas at kahit na po sa ibang bansa, kailan sabi ko nga, nakita namin kahapon na hindi pala lahat ay nakakakilala yung mahal na Birhen ng Turumba sa Birhen. So, may mga lugar po yun na tawagin natin ay mga lupi. Yun po yung mga panahon ng kanyang pagdalaw na siya ang ating ibinagdiriwang. Ito po ay sa pake. Pero hindi lamang yun. No? Pero nais ko lang pong bagitin na yung umahang na meron ng turuban ay isang pamamaraan. Isang nagataang pamamaraan na ginagawa natin na pagkilala sa makainang pagkabay ni Maria. Marami pong parokya na nasa pangalan ng Mahal na Birhen Maria. Huwag na tayo lumayo ng ating mga chapel na nasasakupan ng parokya ng San Martin. Yung ating mga chapel ay meron tayong apat na chapel. Tatlo po rito na sa pangalan ng Mahal na Birhen Maria. Fiesta Homes, ang Immaculada Concepcion, ang kalinisin isang Birhen, yung buong Carmen, of course, yung mahal na Birhen ng Del Carmen, and then yung buong sa holiday, yung Mary Help of Christians. Ito binahalan po yung aming kapila doon kagabi. So, ito po tayo hindi nakapag-isa noon. Pero yan po, marami
ibinibigay sa pangituho ng mahal na Birheng Maria. So, dapat ang problema, no, nawalapit tayo sa mahal na Birheng Maria. Ang hindi ko lang kung malaman kung bakit ang iba namin mga kapatid na hindi katoliko na galit kay Maria. Kumisang kapag binanggit mo yung pangalang mahal na Birheng Maria, nang gigigil ng iba natin mga kapatid na hindi katoliko. Sinasamba ba natin ang mahal na Birheng Maria? Sinasamba mo ba natin? Hindi kayo nakakasagot. Hindi po. So, maliwanag, no? Huwag tayong maya na hindi, no? Hindi natin sinasamba ang mahal na Birheng Maria. Sabagat, hindi naman Diyos ang mahal na Birheng Maria. Siya ay ina ng Diyos. Pero hindi si Diyos. Hindi natin sinasamba ang mahal na Birheng Maria. So, anong ginagawa natin sa mahal na Birheng Maria? Ginagala. Pinararamara. Kaya dapat kung maging maingat din tayo sa pagdating ng ating pananalita. Ginagala. Pinararamara. Bahagi yun na kung saan ay kuminsan tinatanong tayo, bakit daw natin pinupunasan ang mga imahe ng mahal na Birheng Maria? Bahagi ng ating pagkilos bilang mga tao, yung sense of doubts. Iba kapag ang isang bagay na maganda ay kumaari ay nais natin na hawakan yung magandang bulaklak. Kaya na magitan natin ang mga bagay. Yung mga bagay, yan. Ayaw natin hawakan. At bahagi yun na kung saan ano ay ito yung pagkilala ng ating pagkilos na we would like to touch something that is divine. Nais natin hawakan ang bagay na kumusin ay itinuturing natin na makagos, makalangit. At hindi naman masama na punasan ang imahin. Sabi ng iba, sinasamba rin natin yung mga imahin. Hindi yun. Kapag pala kayo ay nalulungkot at naalala ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na wala rito, katulad ng nanay ninyo, kapag ba hinahawakan niyo yung kanyang litrato, sinasamba ba ninyo? Hindi. Ngunit, dahil namimiss ninyo, naisin niyo na siya ay nasa piling ninyo. At tungkol po doon sa paghawa, huwag natin kalimutan na hinayahan ni Jesus na hawakan siya ng babaeng 15 taon lang dinudugo upang magkamit ng kagalingan. Maalala ninyo na kung saan si Jesus ay pumunta roon sa bahay ni Jairus dahil sa ang kanyang anak ay mamamatay na. Ay ano, merong isang babae na matagal nang dinudugo ang nagsabi na hawakan ko lamang yung damit ni Jesus. Ako ay dadalhin na at din ang kanyang ginawa. Anong tinanong niya yung tao? Anong sabi ng kanyang mga apostol? Sa dami-dami ng mga yan ay maraming naawak sa iyo. Pero alam ng babae yung ibig sabihin ni Jesus. Kaya siya ay umarap doon. Kaya tanong sabi ito ni Jesus doon sa babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, hindi pinagaling ni Jesus na siya ay hawakan ng babae at mabigyan ng kapangyarihan para mapagaling sa kanyang sakit na matagal na niyang tinitiis. Kaya, hindi mo masama
Hindi mo masama yung paghawak sa mga istatwa. Nangundusin mo ay bahagi ng aming pamamaraan. Natataming pamamaraan. Kasi hindi naman lahat ng Katoliko. Ay ganun. Kada ito po ay bahagi natin bilang mga Pilipino. Paulit-ulit daw tayo magdasal. Masama bang paulit-ulit? Ang sabi sa Biblia ay masama ang paulit-ulit na walang kapuluhan. Alam niyo, kung isa, kapag kahit nahawak ng mga kapatid naming ibang sekta yung Biblia, sabi mo kapatid, ituloy mo. Kasi pinagpatuloy nila. Ay maliwanag ko yung passage na yun, ay hindi masama yung paulit-ulit na pagdarasal. Ang masama ay paulit-ulit na walang kabuluhan. Yun ang masama. Kaya kung mapagtitingnan natin yung ipinapayo ng banal na kasulatan, at kung talagang naiintindihan nila yung banal na kasulatan, ay huwag ninyong hayaan na malungkotin. Kasi kung minsan ay pinuputol yung banal na kasulatan. Anong tungkol sa paulit-ulit? Si Jesus nagpapaulit-ulit din. Sa kanyang pagtanong kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Tatlong beses na paulit-ulit na tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? At maliwanag ko, hindi sa patag, hindi narinig ni Jesus, kasi baka sabihin na, kaya hindi lang narinig ni Jesus yung sagot ni Pedro. Kaya inulit ni Jesus yung kanyang tanong. Hindi. Kasi every time sa magot si Pedro, nasabihin ni Jesus, pakain mo ang aking tupa. Pakain mo ang aking batang tupa. So kaya, maliwanag na binibigyan ng pag-uulit ni Jesus sapagkat ito ay mahal natin. Mahalaga sa atin. May mga couples, may mga mag-asawa, may mga mag-boyfriend, mag-girlfriend na sa isang araw ay hindi pwede, hindi mo marinig na sila'y nagsasabihan ng I love you. Kapag sila'y tumigil na magsalita ng I love you sa bawat niya, sabihin nyo sa'yo, hindi pa ba ako mahal? So bakit? Kasi hindi ka na nagsasalita ng I love you. May mga gano'ng mga couples. Kaya bahagi yun na kung saan, bakit? Pag inuulit. Kasi mahalaga. Totoo. At saka bahagi yun ang ating pagkilos na kung talagang mahal ka ang isang tao ay hindi ka magsasawa na sabihin mo na I love you. At lalo-lalo na po yung mga kababaihan, gusto nila na itong bagay na ito ay inuulit sa kanila. Kaysa sa gusto niyo inuulit sa inyo yung kasalanan ay hindi. Bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay napakalaga kung bakit natin inuulit. Kaya ito rin po yung bagay pagpapahalaga sa mahal na Birheng Maria. Malapit sa atin ang mahal na Birheng Maria dahil sa pangalaga niya sa atin, nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. To come close to Jesus is to be identified with Mary. No other human being that have been too intimately close with Jesus but Mary. Walang pwedeng makipagkompetensya kay Maria sa kanyang pagiging malapit kay Jesus. Kaya
bahagi na nakusan ay gawa ay maring kung bagay na ito, hindi naunawahan na iba natin mga kapatid. Baka akala nila hinahagaw ni Maria ang presensya ni Jesus sa atin. Hindi. Sabagat, nakikita natin kay Maria kung paano siya napakalapit kay Jesus. At kaya tayo malapit kay Maria ngayon, ay namin natin ipakita na gusto rin natin mapalapit kay Jesus. Bakit mapalapit si Jesus kay Maria? Sabagat, siya ang una. Kaya mo doon sa pagsisigil natin ng pagkinda. Sinabi ko na nagdasal na ikaw ang Maria ang unang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ikaw ang unang tumugon kay Jesus. Kasi bakit? Sa palagay, siya yung unang disipulo. Yun pa nga yung sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. The first disciples of Jesus. Eh, bago pa tumugon sina Pedro, Santiago at Juan at ang mga kasamang apostoles, eh, tinugunan na ni Maria. At naging kakakitan ni Maria sa loob ng siyang nabuhay sa kanyang sinapupunan. And yun po ay tanging lamang si Maria ang makapagbibigay ng ganong klase ng closeness. Sabagat siya ang nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan sa loob ng siyang nabuhay. At ito po siyang naaraw na ito ng ating panunobena ay isang siyang naaraw na pagpaparangan natin sa mahal na Birheng Maria. Sa kanyang pangangalaga, hindi lang ako kay Jesus, ngunit para sa bawat isa sa atin. At huwag natin kalungkutan na sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria ay pinapahalala niya yung aming karanasan sa ating mga ina kung paano ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin sa tulong na itinahayag sa atin mismo ng ating mga ina. Kaya muna nga pagtibayin natin ang ating mga debosyon, lalong-lalo na po yung debosyon namin sa Mahal na Birheng Maria. Na huwag natin kalimutan na yung pag-debosyon natin sa Mahal na Birheng Maria will surely point us to Jesus. At kung sakali man sinasabi ng iba na tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas, ay sigurado hindi pwede hindi nila makita si Maria. Sabagat, kaakibat ni Jesus yung pagkilos ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang buong buhay. Kaya nga po yung Santo Rosario, akala ng iba yung Santo Rosario ay manalangin para kay Maria. Hindi ho. Yung Santo Rosario ay manalangin sa Diyos. True. The help of the life of Jesus and Mary. Yung po mga misteryo ng Santo Rosario, yan po'y buhay ni Jesus kasama ang Mahal na Birheng Maria. Kaya napangalaga na maging bahagi po ng ating pagkilos, lalo-lalo tayo magdasal. Magdasal ng Santo Rosario. Bahagi ng ating pagkilos na pinaaalala sa atin ang buong may kapag. At saka yung imin sa Mahal na Birheng Maria, bahagi ng pagkilos na ipinamamanin ko natin, ay ang image na kung saan ko ay lalo-lalo ng image sa Immaculate Conception, ay ang simbolo na makainang pagpapala ng Mahal na Birheng Maria. Bakit? Lalo-lalo ako,
lalo-lalo ng image ng Immaculada Conception. Bakit? It is the image of triumph of good over evil. Kasi bakit? Hinapaka ng mahal na Birheng Maria ang ulo ni Satanas. Kaya bayo ng ating pagtugon, patuloy po natin higit na pahalagahan ang aming devotion sa mahal na Birheng Maria. Sabat sigurado, i-direct tayo palawig kay Jesus. At yung tunay, yung buong pagninilay natin kay Jesus bilang aking Diyos, hindi pwedeng wala si Maria. Sabagat dito ipinamamanin ng buong ikapag ang kanyang patuloy na pangangalaga sa atin, katulad yun ng pangangalaga ng isang makainang katulad ni Maria. Nanalis siya tayo mamabuti sa lahat ng ating kanatayuhan, ipagsakala sa lahat ng kapahamakan. Dagdag ng alam mong pala doon sa mga may image na Immaculada Conception, kung maaari po yung mga image ng Immaculada Conception, huwag yung takpan yung ilalim, kasi yung image ng Immaculada Conception ay nakaapak yung paa ng mahal na Birheng Maria. Kung isang dinagamitan natin masyado yung ating mga imahin, ikinatago natin yung mensahe ng imahin, ano? Yung tinatapakan ng mahal na Birheng Maria ang ulo ng Satanas. E kung minsan tinatago natin kasi natapunan ng damit, dapat inilalabas natin yun. Lagyan natin ng damit na hindi natatapunan yung pag-apak ni Maria sa ulo ni Satanas, sa ulo ng ahas. Take note lang ngayon kasi kumisan o kahit na po sa ating mga imahin, natatabunan na natin yung pag-apak ni Maria, nakalimutan natin na ganon yung power na ibinigay kay Maria na kaya niyang tapakan ang ulo ng demonyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ng Pontius Pilato, ipinako sa krus na matay ng Diyos. Nanaawa sa pinaroroonan ng mga may tatlong araw na buhay na matuloy. Umakyat sa dami, nalulunglong sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon, magbumula pa rin ito at bumbong sa mga buhay at mga matay na
buhay na walang hanggan. Amen. Tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galangawa natin tanggapin ang tagapagligtas at buksan ang ating mga puso ng kanyang mapagligtas.